Philippine National Police o PNP ang 75 mga pulis na naka-assign bilang bodyguard ni Vice Presidente Sara Duterte na tinawag niya bilang political harassment. Ngunit ito nga ba ay pulitika o purong pulitika lamang? Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng pagtanggal sa ilang security personnel ni Duterte? Nilinaw ni PNP Chief Romel Marbil ang dahilan ng pag-recall ng 75 sa mga security personnel ni Vice Presidente Duterte matapos niyang i-anunsyo ito. Sinabi niya na mababa ang banta sa buhay ni Duterte at ang pag-deploy sa mga pulis ay makakatulong sa kakulangan ng pulisya sa Metro Manila. Anya, target ng PNP ngayon na maabot ang 1:500 na mga pulisya sa Metro Manila na sa ngayon ay may isang pulis lamang sa bawat 2,000 katao. Gayunpaman, tinawag ni Vice Presidente Duterte na kasinungalingan ang sinabi ni Marbil tungkol sa pullout ng mga pulis. Sinabi niya na ang pagtanggal sa mga pulis ay nangyari matapos ang kanyang pagbibitiw bilang Education Secretary at ang kanyang pahayag na ikinumbara ang SONA sa isang disaster. Pinabulaanan din ni Duterte ang pahayag ni Marbil na walang banta sa buhay ng kanyang pamilya. Samantala, nanawagan siya sa kanyang mga taga-suporta at kaalyado sa Senado na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ito ay matapos ikayatin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis at sundalo na mag-volunteer bilang karagdagang seguridad para kay Vice Presidente. Nanawagan din si Senator Amy Marcos na ibalik ang mga pulis sa security detail ni Vice Presidente dahil siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Gayunpaman, pinabulaanan ni Justice Secretary Crispine Remulla ang pangangailangan ng pagbabalik ng 75 na pulis sa kanyang detail. Binanggit niya na marami pa rin security personnel si Duterte kung ikukumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit ikumpara sa kanyang hinalinhan na mayroong 78 military personnel lamang, si Duterte ay may higit sa 400 sa kanyang security detail noong 2022. Ilang lungsod rin ang may mas maliit na bilang ng mga pulis kagaya ng Mandaluyong na nasa 300 lamang para sa mahigit 400,000 na populasyon. Sa kasalukuyan, kahit wala ng 75 mga pulis, mayroon pa rin higit sa 300 na natitira sa kanyang security detail. Hindi na nga magkakasya ang 300 na mga personnel sa loob ng isang Boeing 737 Dreamliner kung i-escort nila ang vice-presidente sa isang bansa. Sinabi pa ni Representative Joel Chua na ito ay naging dahilan upang siya ang maging pinaka-secured na vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon naman kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon, ang gobyerno ay gumastos na ng halos 500 milyong piso para sa mga security detail ni Duterte. Sinabi niya na pinanatili ni Duterte ang higit sa 400 security personnel sa nakalipas na 2 taon. Bawat isa ay kumikita ng tinatayang 50,000 piso kada buwan. Anya, nagamit sana ang 500 milyong piso para sa mga Pilipino sa pagpuksa ng kahirapan at sa pagpapakain sa mga nagugutom na kababayan. Kamakailan lang rin, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na ang Vice Presidential Security and Protection Group ay mayroong 75 milyon na alokasyon lamang sa 2024 budget. Samantala, para sa 2025, ang Office of the Vice President ay humihingi ng mahigit 2 bilyong piso. Para saan gagamitin ang Vice Presidente na nag-resign bilang Education Secretary ang hinihiling na 2 bilyon na budget? Ni hindi pa niya na ipaliliwanag kung paano niya ginastos ang 125 milyon na pondo sa pagtatapos ng 2022. Sa ngayon, wala pang komento si Duterte ukol sa mga pahayag na ito. Samantala, pinili ni PNP Chief Marbil na huwag magkomento sa mga akusasyon na ginawa ni Duterte. Sinabi rin ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na ang 75 na tinanggal ay muling na-assign sa National Capital Region Police Office.